Good day guys and welcome back ulit sa ating channel Panabagong Araw. Yes, panabagong video na naman ang share ko sa inyo. For this video guys, ang Hyundai XR110 ay nagkaroon ng problema sa kanyang kuryente. Siyempre, shout out na sa owner before natin simulan natin trabaho. So, siyempre, i-on natin ang kanyang sosie guys. Ay, naka-on na pala no. So, on natin ulit. So, yun, naka-on na. At try natin pandarin kung aandar mo kanyang motor o hindi. Ito ay hinila ni Bossino kanina guys to. At kaya natin na nalanan ng oras para paandarin natin at i-troubleshoot ang kanyang motor. So yun, no, ayaw talaga umandar ang motor ni Bossing guys. Ito, pinalitan na ni Bossing na bagong spark plug, no? Pero ayaw pa rin daw umandar, no? So yun po, spark plug, ayaw pa rin daw umandar. So ngayon, ang gawin natin is i-troubleshoot natin at i-confirm kung kuryente ba talaga ang problema ng kanyang motor, kung bakit ayaw siyang umandar. So, siyempre, para hindi natin mahirapan ipa-jack, ay tanggalin natin ang kanyang spark plug. At i-check natin ang kanyang tension wire kung mismo dyan walang lumalabas na kuryente, no? Kasi kapag mayroong kuryente dyan, possible, ay may iba problema ang kanyang motor. Pero dito mo tayo mag-troubleshoot, no, sa kanyang kuryente, no? Kasi ito daw hinala ni Bossing guys, eh. Naka-experience siya na paminsan-minsan, no? Mamatay, minsan-minsan, hard starting din. So ngayon, ayaw talaga umandar. So yun, ulit talaga ang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire guys. Ibig sabihin at na-confirm natin na sa kanyang ignition system ang problema ng kanyang motor. Siyempre, pamababilis sa trabaho ay baklasin natin ang kanyang mga fairings para malocate natin kanyang CDI at ma-check natin ang kanyang kuryente kung ito ba ay CDI or primary coil or ignition coil, kaya ma-checkin na natin. So yan guys, na nakita natin ang kanyang CDI. So sa sakit ng kanyang CDI, doon natin malalaman kung ano talaga ang problema ng kanyang motor, kung bakit ayaw siyang umandar. So tanggalin mo natin ang kanyang sakit guys, no? At doon natin i-check ang dalawang linya supply na nagaling sa kanyang stator coil. Unahin mo natin i-check ang kanyang primary coil, pagkatapos ang kanyang pulser. Kung meron, kung normal ba o hindi, okay, ang supply ng kanyang resistance, no? So, yung pulser na kulay blue-yellow at ang kanyang black-red na wire ng kanyang primary coil. Siyempre, gagamit tayo ng multi-tester, no? At iset natin sa ohmmeter test. Kasi dito natin malaman kung ilang resistance meron ang dalawang yan. Yung pulser at saka primary coil natin. So, ang unahin natin i-check guys ay ang kanyang primary coil. Pag okay yung primary coil, okay yung pulser, magtitest tayo ng ibang CDI. So, for the meantime, i-check mo natin ang kanyang primary coil. Yung kulay green, yan po ay ground, no? At ang black-red, yan naman po ay ang ating primary coil. So, nakita nyo, meron siyang 245 na resistance. Mababang-mababa talaga sa ina-expect natin, no? Yan. Kung na-observeran nyo, no, tumataas din minsan ang kanyang resistance at pumapatak sa 515. Minsan 200, 300, 400. Indication na yan na ating primary coil ay may problema na. Kapag nagbabago ang resistance ng ating primary coil, guys, matik na yan, deads na yan. Yan, o, naka-thumbs down na. Alam na natin kung anong problema ng kanyang motor, kundi primary coil. So, before natin i-proceed ng ibang papalit ng CDI guys, no, i-check muna natin ang kanyang pulser para double check na rin kung normal ba o hindi normal ang kanyang pulser. So, ang kanyang resistance sa kanyang pulser ay 141, 120, 130, 110. Yan po ay normal resistance ng XRM110 na pulser o pickup coil. So, yun, no? Yun. So, since nakita natin ang resistance ng primary coil at saka pulser, try muna natin magpalit muna ng CDI, guys, no? Saka natin i-conclude na nasa primary coil talaga ang problema. Kita nyo ba yan? 260, napakababa talaga ng resistance niyan. Normally, ang resistance natin primary coil ay nasa mga 400 to 500 para makagenerate ng kuryente sa ating CDI. Pero nagsigaran din natin kanina na ang kanyang kuryente ay pababago, pataas, pababa, pataas, pababa. Indication na yan na nasusunog na ang ating magnetic wire sa ating primary coil o stator. So ngayon guys, no, magtitest muna tayo ng CDI, no? Kasi meron naman tayong pang-sample sila. Yan po ay 5 fins. So baka nagtanong kayo kung bakit yung black-white saka black-yellow natin na-check. Kasi yun guys, no, di muna natin siya ma-check. Unless is okay yung mga linya na chinek natin kanina. So check mo natin yung kuryente kung meron ba. Extract lang natin, no? Kasi mahina na kanyang baterya.
So yun guys, so wala talagang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI. So possible, nasa primary coil talaga ang problema ng kanyang motor. Since medyo may kalakihang oras na magkapalit tayo ng primary coil, isa sa pinaka the best, i-suggest ko kay Bossing is CDI na lang ating papalitan. Kasi medyo may pagkamura naman ang CDI, no? Kaysa primary, kaysa stator assembly. Ang stator assembly is nasa mga 600, no? Mataas, or nasa mga 500. Ang CDI is mura lang. So, mas mahigi is i-convert natin ng battery drive ang kanyang CDI. Ang pinakauna nyo gawin, putulin nyo ang black-red na wire na yan, guys. Yan, no? Pag naputol na yan, maghahanap tayo ng positive output accessory ng kanyang electrical system. So, yun. Okay. Yan po ang CDI natin papalit. Yan po ay LiPa na 110, no? Plug and play na yan once na makonvert natin siya ng battery drive. Kasi 4 pins lang siya. At the same siya for plug and play. Kapag na-convert natin siya ng battery operated ang kanyang socket. So, once naputol nyo na ang black red na wire na guys, maghanap tayo ng mga kahit mga maikli lang na wire, no? Para makakonect tayo ng positive output accessory sa kanyang electrical harness. Yung kaputol naman niya is titipanan nyo na lang yun at huwag nyo na siyang gamitin. Kasi yung linya na yun is papunta yun sa stator natin kung saan nakakonect ang ating primary coil. So, ngayon guys, is na-convert natin siya ng battery drive. Napakatali na ito lang i-convert guys. Kasi once na pinutol nyo ang wire na yan at mag-connect lang kayo sa positive accessory, automatic battery operated na po ang ating CDI. Ibig sabihin, kapag once na battery operated, yan po ay nakadepende lamang sa charging at sa kanyang baterya. Since malakas naman ang baterya ni Bossing, wala tayong pag-iisip at pala problema, no? Kasi condition na kanyang baterya. So, nakaputol na tayo ng wire. Ang gawin natin is maghahanap na tayo ng positive accessory na malapit sa ating socket, no? Ang pinakamalapit na positive accessory niya, guys, ay ang kanyang flasher o brake light. Kahit sa ang dalawa na yan, pwede niyong ikabit. Basta black na wire kayo magkabit. Kasi yan po ay positive accessory ng Honda po. Lahat ng Honda is black po ang positive accessory. Kapag kayo ay nag-convert ng battery drive na CDI. Ganun lang po kadali talaga, guys, no? Amazing! So, nakita ko yung flasher. Yun, pinakamalapit, no? Sa flasher natin, meron siyang kulay black at saka kulay gray. So, doon natin itatap ang wire natin na ginawa natin para sa ating socket ng ating CDI. Sa kulay black po. Huwag po sa kulay gray. Kasi yan pong kulay gray, yan po output supply ng ating flasher kung saan nagbiblink yung ating signal light. So, black na wire po tayo magkoconnect kasi yan po ang hinahanap natin na supply para sa ating CDI. Ganun lang po ang gagawin natin, no? Kung ang ating motor ay XRM na 110. Kapag makita nyo itong video, guys, at least may idea na kayo, no? Na pwede palang gawin at i-convert ang ating CDI ng battery operated para makatipid at makamura din kayo sa gagastusin. Kapag ang inyong primary coil ay nagluloko na o umabot ng kanyang panahon na dapat na siya pulitan at dapat na siyang baguhan. Kasi nga is, ang motor ni Bossing ay almost 14 years na daw ito sa kanya. So, mean to say, may kaidara na talaga ang kanyang primary coil at nasa stage na siya na nasusunog ng kanyang magnetic wire. So, yun guys, nanatap na natin ang ating supply na hinahanap. Ang gawin natin is, i-double check natin gamit ang ating bulb tester. Kung meron na bang itong input sa ating socket. Yun. Yung wire na tinap natin, guys. Check lang natin kung meron na siyang supply, no? Gamit ang ating bulb tester. So, yun, guys. So, umilaw na ating bulb tester. Ibig sabihin, may supply na ang ating socket at ready na natin ikabit ang ating CDI nga 4 pins na CDI. Yan po ay Lipan 110. Yan po ay plug and play. At wala na tayong babaguhin pang linya sa CDI na yan. Unless kung ito ay ikabit natin sa XRM125. Kailangan natin pagbalikta rin ang dalawang linya, yung positive at saka negative. Since yan po ay Lipan 110, plug and play na po yan. Kasi yan po ay design ng Skygo at iba pang China motor na battery operated na nakalocate ang kanyang positive supply sa left side na bahagi ng ating socket at ang right side naman ay ang ground. So, since may problema natin primary coil, ito na po ang solusyon, yung CDI natin na i-convert na battery operated. So, next step is i-check na natin ang kuryente, no? Kung naging successful ba ang ating pag-convert ng 4-pin CDI. So, kick-start muna natin, guys, o electric start kasi medyo mahina yung electric start, no?
Start lang natin. Let's start. So yun guys, rinig na rinig ko na ang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. So maghanap pa tayo ng mas malapit na ground, no? Para klarong-klaro talaga at slow mo natin kung meron, talaga, meron ba talagang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Yun, no? Klarong-klaro sa camera, no? Epektibo talaga ang ating ginawang pag-convert ng 4 pin si Day ng kanyang motorcycle. So therefore, na-conclude natin na nasa primary coil talaga ang problema ng kanyang motor kung bakit walang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI. So next step, ilagyan natin ang kanyang bagong spark plug. At medyo may problema na rin kanyang cap guys, no? So mas may guys, i-direct mo na lang natin ang kanyang tension wire. Huwag mo natin kabitan ang spark plug cap. Kasi maluwag na po ang kanyang spark plug, no? Dala na rin, mayroon na rin katagalan to sa servisyo ng kanyang tension wire. Tension coil. So yun guys, so magta na tayo motor. Success na success ang ating pag-convert. Ibig sabihin, primary coil talaga. Primary coil. Tumakit ang eksperyensya ng pag-namatay minsan hard starting, at ngayon, ayaw ng yun. Kaya lang guys, no, meron tayong nakita sa kanyang muffler at spark plug, yun, no, resulta ng mausok na ang kanyang makina. At ang resulta, yung spark plug niya guys, yun, itim na itim at namumula at nagkukulay at naguuwiri na. Indikasyon niya na nagbabawas ng langis at may problema na sa kanyang combustion chamber. Dahil na rin sa katagalan ng kanyang motor guys, no? Almost 14 years na rin siya. So, possible need na rin itong itak o birhol. Next time na pag may budget na si Bossy. Yung time is paka rin natin ang kanyang motor. Yun, no? Tumod kalakas ang usok ng kanyang motor. Gastos malala naman ito. Kaya ang importante lang nito guys, no? Sa oras na ito is mapaandar natin ang motor ni Bossing. Yan lang po ang ating priorities sa araw na ito. Yon, so off natin. At siyempre, pandarin natin ito ulit. Pandarin natin ito. So yun o guys, so umunta na one click. So ibig sabihin, si Day lang katapat. 4 pin si Day lang katapat kapag may problema ng ating primary coil. So kapag nakita nyo itong video guys, for sure, may matutunan naman kayo sa ginawa kong ito. Amazing! Malaking tulong ito sa mga nag-DIY at nagplanong mag-troubleshoot sa kanilang motor. So, hindi natin magamit pang 5 pins kasi nag-convert na tayo ng 4 pins, no? Yun lang, oh. Yun. At least, makamura kayo, guys, at hindi masyadong malaki ang gastos sa pagsayos ng inyong motor. CDI lang na 4 pins ang bilhin nyo kapag nagloko na ang inyong primary coil at kailangan na siyang palitan. So, pwede sa bricklet na supply, pwede rin sa flasher na supply, guys, no? As long as may positive accessory ang ating motor. Patayin na natin ang kanyang motor. Yan lang guys, no, sa araw nito. Maraming salamat. Siyempre, see you sa aking next video. Right, chef. God bless. Guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Yamaha Biga 115 Carb Type. Wow. Ay, bigla na lang namatay kapag inapakan ng kanyang chain speed. Siyempre, guys, paanda rin natin para maklaro natin ang problema ng kanyang motor. Kaya unan natin ang kanyang sosi. Papakan natin ang kanyang chain speed guys, tapos check natin kung namatay ba ang kanyang motor kapag pinihit ang kanyang silinador. So yun na nga, namatay nga ang kanyang makina, no? Ang pinakauna natin gawin ay baklasin natin ang lahat ng kanyang mapirigs na pwede natin baklasin para hindi tayo mahirapang rabawin ang kanyang motor. Para mapabilis ang kanyang pagbaklas ay magic na natin. So ito na guys, natanggal natin ang kanyang pairings. Ang next natin gawin ay siyempre paandarin natin ng kuli ang kanyang motor at papaka natin ang kanyang chain pedal. Yan na nga guys, namatay talaga ang kanyang motor, no? Kapag inapakan ni Bossing ang kanyang chain pedal. Ito ay dinala ni Bossing sa tatlong shop daw, no? Una, pinalitan ng bagong spark plug. Check nga natin. Huh? Klarong-klaro. Bagong kanyang spark plug. At namatay pa rin. Next naman niyang pinagawa ay pinalinis ang karburador
yun pa rin guys, mababalik-balik pa rin ang kanyang problema. Klaro nga, malinis na ang kanyang carburetor. Muna natin yung pagdadahan pa dyan. So, ang first natin gawin guys ay try muna natin palitan ng isang ignition coil. Okay. So, ito muna ang ating unang susubukan kung makuha natin ang sakit ng kanyang motor guys. Kasi nga is, bago na kanyang spark plug, malinis na ang carburetor. So, try natin sa kuryente. Unahin muna natin palitan ang kanyang ignition coil. Kung sakali bang maging epektibo ang ating planong pag-troubleshoot ng kanyang motor. Kung wala pa rin guys, kapag nakapalit tayo ng ignition coil, so ang gawin natin is i-check natin ang kanyang kuryente. Try natin okay. I-check kung malakas ba o mahina ang output ng kanyang tension wire o high tension wire. So ikabit mo natin siya. At paandarin natin guys. Uunan natin ang kanyang susi. So malakas ang ilaw ng kanyang dashboard. Ibig sabihin, malakas ang kanyang dashboard. So yun guys, umandar na siya no. Try natin papakan kay busing. Kung hindi pa mamatay. So yun, namatay pa rin siya guys. Ibig sabihin, wala sa ignition coil ang problema. Shout out kay busing at salamat sa pagtiwala mo mas. Pagdala ng motor mo sa ating mounting shop. So guys, yun pa rin. Hindi pa rin natin nakuha ang sakit ng kanyang motor. Pinalitan natin ang bagong ignition coil. So yun ang kanyang regulator guys. Sabi ni owner, regulator ang problema ng kanyang motor. At sabi ko naman sa kanya, kahit wala ng regulator, kung mayroong battery o malakas ang battery is, andar pa rin ang ating motor guys. Kasi nga, ini-insist okay. Ni Busing daw, nung sabi ng naunang mekaniko na pinagawaan niya, regulator daw ang problema ng kanyang motor. Kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo. So, yan pinagbigyan natin si Bossin guys na regulator daw ang problema ng kanyang motor. Nung isang shop naman na pinagdala niya guys ay pinalitan ng bagong battery. Kita nyo ba yan guys? Nung araw kayo na, bago na po ang kanyang battery. So, yun pa rin no. Namatay pa rin ang kanyang motor kapag inapakan natin ang change nila. So, yun. Ang kanyang regulator ay original pa guys. So, kahit hindi natin tanggalin pang regulator na niya, alam natin may kuryente pa rin ang kanyang motor. Dahil nga is malakas ang kanyang battery. Ubran nyo ang kanyang battery. Isa din sa sinabi ni Busing guys no, naka-experience na siya ng hard starting. Minsan hirap din siyang paandarin. At isa din sa problema na encounter Busing sa kanyang motor guys ay tuwing nililiko niya ito ang kanyang manubila ay namamatay ang kanyang motor. At tuwing ito ay nagpreno at namiminor ang kanyang motor ay namamatay bigla ang kanyang motor. Doon naka-experience na si Busing ng hard starting. Hirap pa rin siyang paandarin no. So maraming mga sakit ang naidulot sa problema ng kanyang motor. Kaya ito ang ating hahanapin guys. Kasi nga is sinukuan na si Busing ng tatlong shop daw na pinagdala niya. So try natin i-check ay rekta ang kanyang tension wire. Para ma-check na rin natin ang status ng kanyang kuryente guys. So bigo tayo no na makuha ang sakit ng kanyang motor. So first step na ginawa natin is pinalitan natin ng ignition coil. Sige. So, try mo natin i-check ang sitwasyon ng kanyang kuryente guys. Kasi nga is hard starting siya no. So possible manipis ang kuryente ng kanyang tension wire. So ibalik natin ang kanyang spark plug cap. At panarin natin uli ang kanyang motor. Try lang natin guys. Okay. Mandar no? Yun nga guys no, bigo tayong mapandar ang kanyang motor. Ito na talaga ang problema ng kanyang motor na hinahanap natin. Yung ayaw na talaga siyang umandar. So try mo natin i-check ang kanyang spark plug. Since bago daw itong palit ni Busing nung mga nakarang shop na pinagdala niya. So, check mo natin ang status ng kuryente mismo ng kanyang spark plug. Ponder pag ito ng spark plug, long. Ponder pag ito ng spark plug. So, nakita ko guys, no, manipis talaga ang kuryente na lumalabas sa kanyang electrode. Isa to sa mga nakapahirap sa sitwasyon ng motor na inayos natin. Mag-try tayo ng bagong spark plug, guys. So, dito natin mag-check ang bagong kuryente na lalabas sa kanyang tension wire. So, nakita ko naman guys, no, medyo naiba ang kulay ng kanyang kuryente ng kanyang spark plug. So, try mo natin itong ikabit.
At tapos paanda rin natin, guys. Kasi nung unang spark plug niya is parang may nakita kong problema, no? Kasi yung kuryente na is dumadaan sa gilid ng kanyang ground. Possible, ito, isa nito sa papahirap sa pagpaandar natin sa kanyang motorsiklo. So, try natin. Paandar, spark plug. Kaya guys, napandar natin sa bagong spark plug na kinabit natin. Ang tanong, kung hindi na ba mamatay ang kanyang motor kapag inapakan natin ang kanyang change pedal. So yan natin alamin, guys, kaya na natin napakan. Namatay pa rin ang kanyang motor, guys. Ibig sabihin, dugo pa rin tayong makuha ang problema ng kanyang motor. Kita naman ang lakas ng supply ng kanyang battery sa kanyang dashboard, pero hirap pa rin natin siyang mapatakbo kapag inapakan natin ang premiera ng kanyang chains pedal. So ngayon, guys, ang next natin gawin ay i-check natin muli ang kanyang kuryente. Kailangan natin balik-balikan, guys, ang kuryente kasi dito talaga ako dudua sa kanyang kuryente, guys. Napakanipis talaga ng kanyang kuryente. Dapat ang normal na kuryente ay maririnig mo talaga ang lakas ng lagitik o pitik ng kanyang tension wire sa ground. Kapag binalagyan natin sa ground ang kanyang tension wire. So, kita nyo yan, guys, no? Kung wala lang halos kuryente na lumabas sa kanyang tension wire, kung mayroon napakanipis at hirap pa itong mapalabas natin. Kaya ang mga sintomas niya, una, hard starting, kung under man kanyang motor, pero hirap makaahon, namatay kanyang chains pedal. Pangalawa, kapag nilko, ibusing kanyang motor, o napaminor siya, namamatay ang kanyang motor, resulta hard start pa rin siya malala. So isa naman sa mga sintomas na kinukunan natin ng base, guys, to, kung bakit nag-experience ang motor ni Bossing ng ganyang sitwasyon. Wala natin dapat pagpagudahan pa sa spark plug kasi bago na yan. Pangalawa, malinis na daw ang kanyang carburetor kasi ito ay pinalinis siya sa ibang shop. Yun pa rin, hindi pa rin ako ang sakit ng kanyang motor. So dapat dito natin nakapokus sa kanyang kuryente, guys. Inuulit-ulit ko talaga ang pag-check ng kanyang kuryente. Minsan meron, minsan nawawala. Minsan din napakanipis ng kanyang kuryente. So malinis ng kanyang carb. So pasta tayo dyan. So ang gawin natin, guys, is ito na yung pinakalas natin na dapat natin gawin pala. Ay ang kanyang CDI. So yun, malakas din ang kanyang battery. Bago din ang kanyang battery. So possible na gagawin natin, guys, is ang kanyang CDI ang pupuntiriyahin natin. So, syempre, ang kanyang CDI ay nakalocate sa kanyang U-Box. At ito po ay original. Never pa itong napalitan at nabago. So, since nabili ito na Bossing, guys, never pa itong nagkaroon ng problema o issue ang kanyang CDI. So, ibig sabihin, virgin na virgin pa. So, nung time yan, guys, sinawakan ko ang kanyang CDI, na-feel ko medyo mainit talaga. No? Yun ay pag-abnormal talaga. Kaya, possible ito talaga ang problema kung bakit nakaka-experience tayo ng ganyang scenario. Siyempre, saka natin makonfirm yan once na mapalitan natin ito ng bagong CDI. Kaya lang, guys, may problema tayo, no? Isa sa mga problema na kaharap natin kapag ganito mga brand na motor is wala tayong testing na brand nyo na CDI. Nga nakapareha talaga ang design ng kanyang CDI. Siyempre, yung mga pinaka malupit natin na mga diskarte, i-convert natin siya ng 4-pin CDI o lipa na CDI, guys. Skygo na CDI, guys. Wow! O Rosy na CDI. Yun ang mga pinakamalpit natin na diskarte. Ang punto natin dito, guys, ang pag-convert para makuha natin ang sakit ng kanyang motor. Once na makonvert natin siya ng 4-pin CDI at lalabas agad ang kanyang kuryente na napakalakas, matik na yan, guys. CDI ang problema ng kanyang motor. Yun po ang gusto kong ibig ipahiwatig kung bakit i-convert mo natin siya ng 4-pin CDI since wala tayong CDI na pang-testing ng kanyang motor. So, siyempre, guys, sa ganitong mga diskarte, tuturuan pa rin ko kayo kung paano ito i-convert ng 4-pin CDI. So, yan. Napalitan natin ang ignition coil, bago ng spark plug, malinis ng carburetor, malakas ang battery. Yun pa rin, bigo pa rin tayong mapatakbo ang kanyang motor kapag inapak natin ang kanyang premiera. So, siyempre, guys, sa sakit ng CDI ng ating mga bigo carb, is meron tayong makitang limang wire. Yan po mga kulay na yan. Kulay orange, kulay black, kulay red. So, yung red na yan, guys, at saka puti, ayan po yung ating pulsar o pickup coil. So, dyan po nakalocate sa sakit na yan, papunta sa ating stator coil. Yung puti yan, guys, yan po ay ground ng ating pulsar.
So yung pula naman, yun ang positive ng ating pulsar. Yung black na makita nyo guys, so yung tinuro guys, red at saka white, makasama yan ha. Yung brown, yung positive accessory natin o positive supply ng ating CDI. At syempre yung black na makita, yun po ay ground connection o body ground connection o ground mismo ng ating harness. So para mga may sakatuparan natin ang ating pagplano sa pag-convert, kailangan muna tayo kukuha ng 4-pin CDI o lipian CDI guys. Before natin i-convert yan, i-check muna natin yung mga supply kung kompleto ba o wala bang kulang. Saka natin siya i-convert. So tanggalin muna natin ang plastic cover na yan. So ito na yung huling alas natin guys, yung CDI niya. Meron pa rin tayo yung pulsar niya. Pero i-check natin yung mamaya kung goods ba ang resistance ng kanyang pulsar. For the meantime, ito mo lang si Day ating pupuntiriyahin. So, yung positive accessory niya, guys, is yung kulay brown. Dapat may supply yan na positive. Iilaw ang ating bulb tester. Yun, goods naman siya. Malakas sa supply at umiilaw ang ating bulb tester. So, I mean to say, good ang positive accessory ng ating CDI. Yung orange naman yan po ay na-connect papuntang ignition coil. So, kita niyo bang wire na yan, guys? O socket na yan? Yung kulay orange, yan po ang connection papunta sa ating ignition coil. Yung kulay orange na yan na galing sa ating CDI. Okay. So next is yung black. Yan po ay ground. Yan po ay nakabody ground. Connected yan sa ground. O sa kahit saang body ground ng ating motor. Kulay po black ang wire na hanapin nyo sa ating electrical harness kapag Yamaha. Yun namang sa kumayang palasir, dapat yung red at saka white lang ang itetest niyo guys. Kasi yan po dalawa ang may connection. So goods naman na sa mga 270 o 300 since ang ating pulsar ay naka oil bath type. Ibig sabihin is nakababad sa oil sa ating stator. So kapag nakababad, ang kadalasang resistance niyan ay nasa mga 200 plus o 300 pababa. So ito naman yung CDI na sinabi ko guys para mas katuparan natin ang ating pag-convert. Siyempre ibabagi ko pa rin sa inyo kung saan natin idudugtong yung apat na wire ng ating lipan na CDI. Okay. So, tandaan nyo guys. Napakadali lang po sundan kapag nakita nyo ang video ito kung paano natin i-convert ng 4-pin CDI ang Yamaha Biga Carb. Siyempre sa ating lipan guys, apat lang po na wire na yan. Yung sasakit naman sa DI ng ating Biga is lima. Ituturo ko sa inyo mamaya guys kung paano natin pagdugtungin ang lima at saka apat na wire na yan. Kita nyo ba yan? 4-pin CDI. Klaro-klaro. Klaro pa sinag ng araw. So sikat na araw. So yan. So itong position na ito guys, ito yung dapat yung sundan. Kapag ganyang position, dapat yan po ang paraan na pag-tapping natin sa ating sakit ng ating harness sa sakit din natin ng CDI ng Yamaha Biga Carb. So kulay puti, yan po ay palaser. Yung black-white, yung ground natin ng ating CDI. Yung orange ay ating ignition coil. Yung brown naman ay yung positive accessory ng ating CDI. So una natin kabit guys, ay syempre yung positive accessory natin. Yung kulay brown. Nagkataon na magkapara din ang kulay ng wire ng ating lipan na CDI at saka sakit na CDI ng ating Biga guys. So yun ang natin dugtong, yun ang kanyang positive accessory. Halimbawa kung hindi magkapareha yung kulay ng ating sakit ng CDI ng lipan, basta sundin nyo lang guys kung saan nakaposisyon yung positive, doon din kayo magtatap sa positive accessory ng ating CDI ng Yamaha Biga Carb. Para hindi kayo malito. Kasi pag once nagkabaliktad yung mga apat na wire na yan at hindi nyo makuha, hindi lalabas yung kuryente na hinahanap nyo o hinahanap natin sa pag-convert ng ating 4-pin CDI sa Yamaha Biga Carb. So, simulan natin ang pabalat. Unahin mo natin ang kanyang positive accessory ng ating CDI ng Yamaha Biga Carb. Yung kulay brown niya. So, since may supply na yan, goods na yan guys. Ayan. Kasi may mga polarity po ang ating sakit guys. Hindi yan pwede magkabaliktad. Dapat yung apat na kakuinside dyan kung saan natin itatap. Once nagkamali kayo, automatic, masisira ang CDI, possible lang ha, pero may chance na hindi talaga lalabas yung kurente. So, unahin natin yung positive accessory ng ating lipan CDI kung saan nakalocate sa left side na bahagi sa ibaba. Yan po ay positive. So, nakabit na natin yung positive guys. Next naman natin yung kabit ay ang kanyang ignition coil, yung kulay orange. Yan, yung nakaposisyon sa left side na bahagi sa ibabaw ng ating sakit. Kung ganitong position ang hanap, CDI natin sakit ng ating 4-pin. So, yan, yung kulay orange na yan. Yan po ang ating ignition coil.
Ay, siyempre, kung ikaw bago pa sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pakipalo na rin sa ating Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Maraming maraming salamat. Aww. So, konti na lang. At siyempre, dito natin malalaman kung si Diego talaga ang problema ng kanyang motor, kung bakit naka-experience siya ng ganitong mga sintomas sa kanyang motor. Ito ay tatlong shop na rin ang madinaanan ni Bossing. At siyempre, tayo ang pinaka-last na option niya. Kung makapa-under ba natin ang kanyang motor o masolve ba natin ang case ng kanyang motor. So, hindi ko naman siya tinanggihan, guys. No? Kasi hindi ko naman nakita ang sitwasyon o problema ng kanyang motor. Unless kung makita ko lahat, wala na akong magawa, doon na ako susuko. But in the meantime, tinanggap ko ang kanyang motor, guys. Alam kong kaya ko to kasi carb lang naman ito. So, ngayon, ang next ating itap ay ang kanyang pulser, yung kulay white na yan. Doon mo siya itatap sa kulay red. Kulay pula pala ng kanyang sakit ng kanyang CDI ng lip ng Biga Force. Yan, kulay pula yan. Yan po ang pickup coil ng ating CDI, guys. Kapag tapos na natin imikabit ang pulser ng ating CDI, yung kulay pula at saka yung kulay puti ng ating sakit. So, meron na tayong natitirang isang wire sa ating lipa na CDI at dalawang wire sa sakit ng ating CDI ng ating Biga, guys. So, dito ko na i-share sa inyo kung paano natin mareresolba ang dalawang wire ng ating CDI, guys, sa ating Biga at isang wire ng ating lipan. So, tap muna natin itong pulser niya. Kasi may sariling ground po ang ating pulser, guys, ng ating Yamaha. Yung kulay puti na yan. Yung puti niya ay sariling ground niya mismo yan. Kaya nagiging lima ang wire ng ating sakit ng CDI ng ating Biga. Pwede na lang sa ating lipan, guys. Isa lang po ang ground niya. So, yan. Ito na, guys. Yung sinabi kong dalawang wire na yan na natitira sa ating sakit ng CDI. Yung kulay black na ground at saka ground ng ating pulser. Ang gawin nyo is pagdugtungin nyo lang ang dalawang yan, guys. O i-jumper nyo lang ang dalawang yan. So, i-decate nyo na ang dalawang yan. Ang mangyari kasi, dapat may ground ang ating pulser. Kasi nakalutang po ang ground ng ating pulser sa ating Biga. Para mag-workout yung pulser natin, guys, at magkaroon siya ng kuryente, dapat lagyan natin siya ng ground. So, kukuha tayo ng ground sa black na wire. At yung ground mo natin yung CDI is, i-jumper natin ang dalawang wire na yan na binalata natin. Para mayroong ground ang ating pulser, guys. Yun po ang mga sikretong malapit. Para mapalabas natin ang kuryente ng ating CDI. So, ito ay para lang sa mga baguhan at ang planong mag-DIY o ngayon na makasubok mag-convert ng 4-pin CDI sa Yamaha Biga Carb. So, yun. Nagamit na natin ang apat ng ating lipan. So, review lang natin yung kulay brown, positive accessory at positive din ang ating CDI. So, yung black, yung dalawang ground na yan na dinugtong natin, yung puti at saka black ng CDI. Yan, ginamper natin yan, guys, ha. Tapos, isang ground ng ating lipan, yung black-white. Kuha nyo ba? Tapos, isang yung kulay puti sa pulser naman ng ating CDI na yung kulay pula. So, yun. Klaro? Kuha ba? At yung orange naman yung huli is yung sa ating ignition coil. So, yun lang, guys. Napakadali lang po. I-convert ng puro pin CDI ang Yamaha Biga Carb. So, siyempre, goods na siya. Pwede na natin ikabit ang ating CDI para makita natin o makuha na natin ang ating hinahanap-hanap na kuryente sa kanyang motor. Amazing! So, yun. So, ito yung moment of truth. Lagyan natin ang ating CDI at i-check na natin ang kuryente sa kanyang tension wire. So, dito na natin malalaman, guys, ang kaibahan nung hindi pa natin i-convert o napalitan ng CDI kasi ngayon na napalitan na natin siya ng CDI. Siyempre, makumpara na natin ang kuryente niya. Nung una, pinahirapan tayo mapalabas ang kuryente. Kung meron man, napakanipis. At saka kailangan pa natin i-diin yung tension wire sa ground. Ito, try natin. Kahit ilayo natin ang lisensya, dapat nalabas yung kuryente na hinahanap natin. Ito nyo ba yung guys? Diba? Ganyan dapat ang mga kuryente na hinahanap natin. Kahit ilayo pa natin yung tension wire, dapat lalabas at lalabas yan. At ganyan din kalaki o kakapal yung kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Nung kanina, pinahirapan tayo, guys, halos hindi siya lalabas. So ngayon, kahit distansya, napakapal ng kanyang kuryente at napaka-blue pa.
Kung nito kaganda ang kuryente na lumalabas sa ating tension wire, guys, matik na mabilis natin mapaandar ang kanyang motor. Pero siyempre, sa kanya na i-confirm yan. Once na mapaandar natin ang kanyang motor, guys, kailangan natin nakabit ang kanyang spark plug cap. At siyempre, yung spark plug niya, pwede natin itong ibalik, yung bagong bili niya. Kasi guys, lalabas din ang kuryente niyan. Kasi nga, makapal ng kuryente na ating tension wire. At siyempre, yung ignition coil niya, ibabalik din natin yan, guys. Kasi tinesting lang natin yung palitan. So, nabalik na natin. Yung CDI, nandyan lang siya. Na bagong palit natin. At ito ang original niya. So, ito yung moment of truth. Yan, nakailaw lang ating neutral. Karang na natin. Sino, guys? Kumandar na ka ng motor. Hindi pa hirapan pa kayo na alam na sa motor. Ayaw yun. Kahit dalawa under, ano? Adjust mo natin ang minor kasi parang mababa lang ang minor. Siyempre yung pinakainalapalap natin na problema ng kanyang motor, dapat i-chin speedal natin siya, guys, at hindi siya umahago. Dapat papatakbo natin yan. At siyempre kapag pinaliko at minor tayo, tumatakbo para na ang kanyang tingin. Kasi yan po ang mga hinahanap natin na solusyon sa problema ng kanyang motor. So area muna natin ang motor. At atras, siyempre try naman natin i-kambya, guys. Unang kambya natin. Oops, namatayan tayo agad, guys. So, try natin na kickstart ulit. Ayan na nga, ayan na, tumatakbo ng kanyang motor. May chance na ito, Mari. Okay. Pero guys, para kompletos arikados ang ating motor, kailangan naman natin siyang i-road test. Kaya patakbuhin na natin. Guys, na-solve na ang problema sa motor rebossing kung saan ipatakbo na natin siya na nakapremira at lumiliko tayo na hindi na mamatay at siyempre nagmiminor tayo na hindi na mamatay at umaandar pa lang. So yan lang, no, kapag yung motor ay maka-experience ng ganitong senaryo. Pinalitan mo ng spark plug, pinalinis mo ang carburetor, bago ng ignition coil, humahagok pa rin, namatay pa rin kapag inapakan natin chin pedal. Kapag ganito mga sintomas, guys, try nyo magpalit ng CDI. Kung meron kayong mahanap na original, mas maigi. Pero kung wala, try nyo muna magpalit ng class A o 4. Sana sa video ko ito, guys, ay makatulong sa mga naka-experience ng ganitong problema. Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. Ride safe!
Vertical. Guys, and welcome back ulit sa ating channel for this video sa Suki Radio 50. Wow! Ay bibigyan ko idea kung paano mag-convert ng 4-pin CDI. Ang nangyari sa motor guys ay bigla daw nawala ang kuryente no at hindi siya makahanap ng CDI sa bayan. Dalawang beses na siya nag-attempt, nagpalit ng CDI pero wala pa rin kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Before di simulan kanyang trabaho ay siyempre huwag kalimutan i-shoutout ang owner. Yun, shoutout boss, maraming salamat. So ayan, i-kickstart natin ang kanyang motor at tanggalin natin ang kanyang spark plug cap para makita natin kung meron bang output o wala mismo sa kanyang tension wire. Kasi sila na DIY guys no, na nagtutroubleshoot sa kanyang motor. Pero sumurinder sila kasi hindi lang mapalabas ang kuryente sa kanyang tension wire. Kaya kickstart na natin. So yun nga, confirm na walang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Lipat na tayo sa kanyang CDI. Sa kanyang CDI is meron tayong makikitang socket na nakatouch. Pindutin natin ang kanyang socket at matatanggal na yan. Sa kanyang socket is meron tayong makikitang yellow na plastic sa gitna. So tanggalin natin yan para ma-check natin ang kanyang supply, yung positive, yung pulser at ang kanyang ground. Sa socket ng kanyang CDI is meron tayong limang wire na makikita guys no. Iba't ibang kulay po ang wire na yan. May isang kulay, may dalawang kulay, bawat wire. Ang wire na makita nyo dyan ay kulay orange, green-white, black-white, blue-white at saka white-blue. So yan po ang mga wire na makita nyo sa kanyang CDI. So ang kulay orange na yan po ay positive accessory ng ating CDI. Ang supply na nagaling sa ating electrical harness. Yung green-white naman ay ang pulser. Yung black-white naman ay ang body ground o ground connection natin sa ating electrical harness. Yung blue-white naman ay yung RPM sa kanyang dashboard at ang white-blue na malaki na wire ay ang connection sa kanyang ignition coil. Before tayo mag-convert ng 4-pin CDI, i-check mo natin yung mga linya guys no, kung meron ba itong supply o wala. Kasi walang ang kurenteng lumabas sa kanyang tension wire. To make sure talaga na kompleto ang apat na wire na ililipat natin sa ating 4-pin CDI, kailangan i-check mo natin siya. So naayon natin i-check ang kulay orange no. Yan po ay ang positive accessory. Dapat umilaw ang ating bulb tester. So yun nga, umilaw ang ating bulb tester, ibig sabihin may supply na positive sa kanyang socket. So next naman natin i-check guys ang kanyang pulser at ang kanyang ground. So kapag mayroong response ang ating multi-tester o digital tester, kapag nilagyan natin ang ating test rod sa ground at saka yung sa green-white ng hologan na okay ang dalawang supply na yan, meron siyang laman. So nagamit mo tayo ng multi-tester guys. Isaset mo natin siya sa times 1 na resistance no. Kahit magkabalik na natin test rod ay pwede kasi ang atin lang is makuha natin yung laman ng kanyang pulser. Yung green-white at saka yung black-white sa gitna. So usually kapag mga oil bath type is nasa mga 200 plus ang ating resistance guys. No? Yung mga design na nakababad sa oil ang ating stator. So kahit magkabaliktad yung test rod guys, okay lang. Walang problema. As long as makukuha natin ang resistance na lumalabas sa kanyang pickup coil. Ang isa naman ay sa green-white, ang isa naman ay sa black-white. So meron sa 200 plus na resistance ng hologan na okay ang supply ng ating pickup coil. Yung green-white naman na sa kanyang linya na ating ignition coil guys ay na-check na rin yan no, kaya na. Kaya lang hindi ko inakwenta sa inyo ang kanyang continuity. Importante is na share ko sa inyo guys na na-check na yung linya ng ating ignition coil. So ibig sabihin, okay ang apat na linya na pagkabitan natin sa ating i-convert na 4-pin CDI. Wow! So meron siyang isang linya na sobra guys no, yung blue-white na maliit na wire. Yan po ay connection sa ating dashboard. So ang next natin gawin ay babalatan na natin ang kanyang harness para may tap na natin ang kanyang 4 pins na CDI. Siyempre guys, di mo natin tanggalin ang kanyang original socket no. Basta makahanap si Busing ng stock original na CDI. So ito na yung ipapalit natin na CDI guys. Yan po ay 4 pins no. So yan po ay pwede sa Rossi, pwede sa Skygo o kahit anong mga motor na pwede natin i-convert ng 4-pin CDI. Siyempre, para magawa natin ang trabaho niyan, kailangan natin maghanap ng socket din na 4-pins guys, nakapareha. So ito na yung socket na sinabi ko, no? Dapat magka-coincide ang dalawang yan para mas katuparan natin ang plano natin mag-convert ng 4-pin CDI. So ganito po ang position na pag-convert guys ha. Sa ibaba na bahagi, sa left side ng kanyang CDI is ang ating positive accessory. Sa ibaba naman sa left side ng ating bahagi ng ating CDI ay ignition coil. Ang katabi naman niya sa ibaba na bahagi sa right side ay ang kanyang pulser. At ang ibaba naman na bahagi, ibaba sa right side ng bahagi ay ang ating ground connection. So yun po ang magiging connection natin sa
gagawin natin pag-convert sa kanyang electrical harness. So, nayon matin ikabit ang kanyang positive accessories, which is nakapaboro sa left side na bahagi sa ibaba, guys. Kulay orange po ang pagkabitan ng ating magiging positive accessory ng ating sakit. So, nakabit na natin siya, guys, no? Depende rin sa inyo kung gusto nyong ihinang o hindi. Mas maganda kapag napalabas nyo na ang kurente at napaandar nyo ng kanyang motor, mas maigi is i-review nyo ang trabaho tapos ihinang nyo to make sure na hindi siya magkaroon ng loss of connection. So, lagyan natin ang electrical tape. Ang next na natin babalatan, guys, ay ang kanyang palaser na green-white, which is nakapaboro sa right side na bahagi natin sila sa ibabaw. So, yun po ang kanyang position. Green-white po yan. Yan po ang ating pick-up coil. At siyempre, kung ikaw bago pa siyang channel, kung sa tingin mong video ito na ginawa ko ay maraming tulong sa pagresolba sa iyong motorsiklo, ay matamit ito mag-like and subscribe at pati-follow na sa ating Facebook page kapag sa Facebook page ka nakapanood. Yun, guys, oh, sa right side na bahagi, sa ibabaw, no, yan po ang magiging palaser natin. Dapat po tama lahat po ang ating pagkabit, bawat linya sa ating pag-conversion. Kasi once po nagkabaliktad yung isa sa mga linya na niya, guys, asahan nyo, wala pong kuryente na lalabas sa inyong tension wire. Dapat po, sakto po at tama ang ating pag-convert ng ating 4-pin CDI. So yan, nakabit na natin ang ating palaser. Next naman natin ikabit, guys, ang kanyang ignition coil, which is yung kulay pula na wire na yan. At ikabit naman natin yan sa kanyang white-blue na wire. Yan, yung kulay pula na yan. Yan po ay ating magiging ignition coil. So malaki po ang wire ng white-blue sa ating harness, guys, no? Kasi dinesign talaga yan ng engineer para hindi talaga sa basta-basta masusunog at masisira sa loob nating electrical harness. Yan po ang purpose kung bakit sa limang wire na yan is siya po ang pinakamalaki. Kasi napakaprante po ang kanyang contribution sa ating ignition system. Kasi dyan po lumalabas yung kurente na nagaling sa ating CDI papunta sa ating tension wire. So yun, kabit na natin, guys. At lagyan na rin natin ng electrical tape. Ang last na natin kabit, guys, ay ang kanyang ground, no, o body ground. Sa right side na bahagi sa ibaba. Yun. So, ang kulay na wire pagkabitan natin dyan is yung black-white. Yan na lang ang kulang para ma-convert na natin siya ng 4-pin CDI. Para may palabas na rin natin ang kuryente sa kanyang tension wire, guys. At syempre, kung tama bang ating pag-convert ng 4-pin CDI sa kanyang motorsiklo. Ito po ay pansamantala lang, guys. No? Pwede pansamantala, pwede rin pang matagalan. Depende rin sa inyo kung wala talaga kayong mahanap na stock o original na CDI na compatible sa kanyang electrical harness. Ito po ay nakadepende sa version ng ating motor, guys. No? Pero kapag nag-click naman sa okay ang kanyang RPM o takbo ng kanyang motor, pwede rin itong pang matagalan. Pero kung gusto niyo talaga yung malakas ang output ng inyong motor at syempre malakas ang sipa ng takbo ng inyong motor, guys, ay try nyo talagang maghanap ng stock na CDI. Kasi hindi po natin makukuha ang expectation ng lakas ng kanyang motor sa pag-convert ng kanyang 4-pin CDI. Ginawa lang natin ito video, guys, kasakaling wala talaga tayong mahanap na stock na CDI. Importante is mapatakbo lang natin ang ating motor at siyempre mapakinabangan na rin natin. So yun, nakompleto na rin natin ng apat. Meron siyang sobrang isa na blue-white. Yan po ay ang kanyang RPM na connection sa ating dashboard. Pwede nyo ikabit sa kanyang palaser or sa ignition coil as long as saan comfortably at kagana ang ating RPM sa ating dashboard, guys. So yun, kabit na natin ang ating CDI, guys. Para ma-check na rin natin kung meron bang nalabas o wala magiging palpak ba ang ating trabaho. So yan, nilagay natin sa tamang kalalagyan ang ating CDI para hindi siya mahulog at magkaroon ng lost connection sa terminal ng kanyang sakit. So medyo nahirapan tayo makahanap ng position, guys. So dito natin lagay sa kanyang putres. Basta double check nyo lang pagka-tap, guys, o kung sakaling walang kuryente na labas sa kanyang CDI. Pero surely, mayroon talaga yan kapag maganda ang pag-connect nyo at pag-convert. So ngayon, punta tayo sa kanyang tension wire para ma-check na rin natin ang ating tension wire. Kung mayroon bang lalabas na kuryente o wala. At para mapaandar lang natin ang kanyang motor. At kung nagiging successful ba ang ating pag-convert. So una natin kanyang sose. Lagyan natin sa body ground ang ating tension wire. Na may kuryente. So yun, guys, meron ng kuryente, no? Yeah. Klaro-klaro. Yeah. Wow! Kailamhin ang padjak ng ating customer. Pero at least nakita natin na meron ng spark sa kanyang ground. Kaya ibalik na natin ang kanyang
spark plug ka para mapaandar natin ang kanyang motor. Yan na lang ang kulang, guys, kung naging successful ba ang ating pagkabit ng ating 4-fin CDI. Maminas lang shop na pinuntahan sa bayan, guys, no? At yan ang mga CDI. Wala talagang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI, guys. So ngayon, munta siya sa ating shop. Tayo daw ang makapaandar at makapalabas sa kuryente ng kanyang tensioner. Kaya kickstart natin ang kanyang motor, guys. Let's go! Nipos na. Patanggung. Okay. Yun, umandar na siya, no? Ganda naman po ang kanyang pwersa. Kaya ayos ang pagkabit natin sa kanyang CDI. Yan, shout out sa ating owner na isa at ang kanyang isa. So yun, guys, no, kapag hindi kayo nakahanap ng stock original CDI na kanyang motor, try nyo i-convert ng 4-fin CDI. At ito lang bilhin nyo, guys. Okay. Lifan, 4-fins. Sa kalam. Yun. Charge sa land. Charge ko muna sa lupa. Patayin natin ang kanyang motor. At pandarin natin ulit kung di ba si hard starting. Yun, no? Umandar agad dyan, guys, no? Yahoo! Yun lang, no? Sa araw nito, sana may natunan namin kayo. Maraming salamat. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. At syempre, huwag din na kalimutan i-shoutout ang ating napakasipag na mekaniko. Ayos.